Hello ko nga pala si Coach Evan. Yes guys, alam ko. Ito na, season 5 na. And syempre, marami nagtatanong sa inyo, Coach Evan, ano ba ang team mo ngayong season 5? So, quick breakdown lang tayo sa team natin. Pero bago yan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe and i-like tong video natin para mas lalo kayong, or mas lagi kayong updated, especially sa mga giveaways natin. So, marami salamat sa mga nagko-comment dyan. Mamaya, babasahin natin yung mga comments ninyo and check natin, no? Tawag doon kung ano yung naging reaction ninyo sa pag-release ng season 5. And now, eto team review lang tayo. Isa-isahin ko lang guys yung team ko sa inyo, no? So we have in here yung front natin guys. So yung front natin dito is yung Shiba. So Coach Rev, ano ang concept ng team mo? So basically guys, ang concept ng team ko is Cuckoo, pero at the same time meron din tayong Rage, okay? So ipapa-rage natin tong backdoor natin. Actually guys, mag-iisip ako ano yung gagamitin kong rare rune kasi parang meron pa rin ata eh, no? Parang meron tayong ayan, no? Ayan, meron tayong sealed rune as charm pala, sorry. Ah, hindi, meron din, no? Ayan, no? May sealed rune, ayan. Meron pa ako nung para sa season 4. No? Para sa season 4. Pero ayan, meron tayong one rare sealed charm and one rare sealed rune. Ayan. Though random lang siya, guys. Okay. So, hindi ko alam kung ano ilalabas diyan, pero hindi pa naman nahihirapan sa aking rank game or arena matches, kaya hindi ko pa siya kinatry, no? So, sana maganda yung makuha natin. Pero again, breakdown tayo sa ating mga set of cards. Meron dito tayong Shiba, meron tayong Ronin, Little Branch, no? So, basically guys, ang kailangan talaga natin dito is ito, tsaka ito. Ito guys, hindi natin ito masyadong nagagamit, pero pwede rin naman, yung walang wala na. Pero yung Little Branch talaga, I think hindi na siya talaga useful para sa front, no? So, pero wala na tayong choice. Pero kung magkakaroon tayo ng choice, ang prefer ko ay yung mech, okay? Mech na ganito. Mas palitan lang natin siguro to ng pwedeng Arco, ganyan, no? Nang sa ganun, mas ano tayo, mas immune tayo sa mga secret effects. Pero regardless naman, ayan, aim nito is mapabuff nga yung likod, no? So, i-retain natin tong Shiba, then pag na-retain natin yung Shiba, mas makapag-stack agad tayo na Rage. The next is we have our mid lane. So mid lane natin guys, basically pampalakas nito, no? So we have Bubble Maker. So Coach, bakit ka naka-Bubble Maker dyan sa likod mo or sa mid lane mo? So nang sa ganun, naka-rage ka na tapos may bubble pa to. So ultra buff na tong backdoor natin. Tapos at the same time din, may mga instances na kapag nakakapag-ano tayo, nakakapag 5 energy, nakakapag-rage tayo tapos may cotton tail, nakakapag 5 energy release tayo sa isang round. So, napakalaking advantage noon and pag-gain sa momentum. And then, of course, Piranha pang sustain din. And then, Cuckoo pang palakas ng damage, especially naka-Ronin tayo. So, guys, take note, naka-Ronin yung dalawa natin, no, para maximum damage tayo palagi. Especially if 4 energy or 5 energy yung mapubuga natin sa isang round. Sobrang useful yan, guys. So, lagi kayong, if bibil kayo ng Axie na Beast, no, huwag nyo makakalimutan yung Ronin kasi sobrang sakit niyan. No, based on my experience, guys, napakadami ng mga back dyan. No, back parts, pero personally favorite ko talaga tong Ronin right now. No, and eto guys yung pinaka-favorite ko ring Axie right now. Talagang well balanced siya in terms of may shield din, no, pang healing, pampalakas, no, and then pampalakas ulit, tapos maximum damage output, tapos pampaayos ng tempo. So napakaganda nito guys. Okay, so kung naghanap kayo ng ganito, check yung sa marketplace and screenshot ko na yung mga cards. Ayan. And then also we have in here we have Buba. Ayan. So basically guys, si Buba hindi pa to fully upgraded, no? Kailangan ko pa ng ilang parts pa ba? Check na natin. So si Buba kailangan ko pa ng ayan, kailangan ko pa ng almost 2.7 or 2.6 sigit. Tapos ng Beast Badge din, kulang pa tayo. So tis lang. Pero ayan, pag na-upgrade na natin to, I think ma-max potential natin tong team natin. Ayan, si Buba. Sobrang good yan si Buba. Si Trip din, pwede natin may upgrade. Si B, Puffy, ayan. Pero, ayun. Now, regarding naman guys, dun sa mga ibang ma-axis, wala pa akong tawag dun. Hindi ko pa sila nakiklaim. No? Pero, hopefully makuha natin siya. No? Or hopefully, makuha natin sila. Pero makuha din naman yun eh. No? Kung di ko nagkakamali. Parang true missions lang naman yung pagkuha sa kanila eh. So, mag-claim lang tayo ngayon. Ayan. So guys, thoughts ko dito sa season 5 right now, nakakita tayo ng mga halo-halong team. No, actually what do I mean by halo-halo is hindi tayo pure aggro, hindi rin pure attack mo yung nakikita natin. Dahil nga, dun dyan na si Pomodoro,
Nilalaban ako guys sa Pomodoro, talagang pampakunat siya. And I think goods yan, okay, goods na si Pomodoro. No, binibigyan niya ng ano eh, binibigyan niya ng unique feature. Ito nga, tingnan nga natin kung ilan pa yung kailangan natin. Ayan, Pomodoro. Ah, hindi pa natin siya na-upgrade. Ayan, ah, wala pa pala tayong Pomodoro. Si Venoki and Momo. So, marami nagsasabi na si Venoki daw yung, mga, yung pinakamagagamit dito sa mga to, no? Pero sa tingin ko, pwede rin magamit si Momo sa higher rank, no? Especially, hindi ko nagkakamali, di ba, bird siya. So, maraming mga magagandang bird hoons and charms ngayon. So, pwede tayo makakita ng combo dito kay Momo. Pero, marami na ako nakikita ang theory crafter sa Twitter na Venoki yung ginagamit nila, guys, no? Kayo, anong team ninyo? I wanna know down below. So, ngayon, punta na tayo sa mga comments ninyo. So, we'll be reading some of your comments, guys. So, kung gusto yung mabasa yung comment ninyo and gusto yung magkaroon ng chance ang manalo sa ating mga pag-giveaways, no? Syempre, comment na kayo. And huwag kayong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel and i-click yung bell natin. And then again, we have in here... by the way, guys, meron din tayong Discord server. Pwede kayo sumali dyan. May mga nagsesend din dyan ng mga team ideas, no? Theory crafters. And yung iba, parang meron ding mga secrets na nire-reveal, no? When it comes to siguro sa mga bugs, ganyan. So, pwede kayo sumali dyan. Libre lang, walang bayad. Yun lang. Huwag lang yung toxic. Pag toxic kayo, huwag lang yung sumali. Kikik ko kayo. Next, Kuya Makoy, sabi dito, new subscriber, boss, asking po sana kung need pa rin po mabumili ng Axie, and kung bibili saan po, thank you po sa... Thank you so much po. Sasagot ko, anyways, ganda na paliwanag po, very informative. Hey, thank you so much, Kuya Makoy, tawag doon. Punta lang kayo na Axie, marketplace up that Axie, ayan. Kanina nag-i-snipe-snipe na tayo dito, ayan. Ayan, guys, so hopefully, makakita pa tayo ng decente na Shiba mech, kasi hopefully makakita tayo ng Shiba mech, guys. No, kasi maganda yung steel skin, sobrang sakit nun. Especially kung sustain ka. No, and meron na tayong return mechanic ngayon. So, ayun. Yun lang guys, nag-aantay sana ako ng new or ng another feature na alam yun, yung para mas mapapagamit tayo ng utak in-game. No, pero wala silang nirelease as of now. So, talagang ang utak pa rin is more on the crafting side and siguro medyo magkakaroon ng tawag doon different varieties pa dahil nga may mga bago na tayong mga starter axes. And then sabi ni Jesus Jr. sana boss maging effective na mga bago update na axe para po mas gumanda palalo ang game at mas sumami na ulit yung mga players na axe. Yes, currently active na yung season 5, hindi ko alam kung nalaro mo na, hopefully or check mo, no? Check mo when it comes naman dun sa sabi ni Kuya Makoy na kailangan pa rin mabumili ng Axie. Pwede ka maglaro actually na hindi ka bumibili ng Axie. Pero of course, hindi ka makakaabot ng mataas na rank. So, if you're being competitive, I think medyo mahirapan ka. No? Pero who knows? Kasi nga, again, may mga varieties of ano na tayo, teams or starter Axies. Malay nyo may mga hidden combo dyan. No? And hidden synergy na marireveal later this season. Especially kapag na-unlock na yung mga runes and charms. And sabi ni Emerson Labayo, parang booms pa lang Sky Smash. Thank you for update, coach. Yes, actually gusto pa siyang gawa ng in-depth review, no? Kahapon kasi nagmamadilan talaga ako. Siguro bukas gagawa natin siya ng in-depth review. Yung mas mahaba, yung mas detailed, no? Hindi pala bukas. Ayaw, bukas. Bukas, makagawa pa tayo. Siguro gawa ko ng maraming content bukas, guys. No? Kasi mawawala ako. Hindi mo mawawala, like, ano lang. Magbabakasyon tayo this weekend. So, hopefully, hindi naman magbabakasyon, no? May pupuntahan, actually. No, may pupuntahan tayo, pero parang road trip na rin yun kasi malayo yung pupuntahan natin. So, ayan. Hindi ako makapag-record ng video by Saturday. So, hopefully, ayun, by Saturday, Sunday, Monday, ayan, may mga may upload na tayo, no? Agad. Para smooth na lang. Kasi nakakapag-daily uploads na tayo, eh, no? Like, pero, so, like, talagang tinatsaga ako guys, daily upload tayo. Ilan na ba subscribers natin? So, 26,800. 200 na lang yan guys. So, 200 na lang. Pag giveaway tayo, sige. Pag nag 29 tayo, tingnan natin kung ano yung giveaway na pwede natin gawin. Okay. So, let's see. Let's see guys. The next is Jester Villamer. Ask ko lang po kung same pa din yung dati na need pa i-level up. Bago. Ay! Sorry. 27 pala. Sorry.
Layo, akala ko 29 na, 27 pala. Sorry guys, 27. Ayan. Then sabi dito, as wala po akong same pa din yung dati na need pa level up bago mag runes and charms. Yes. Tawag, ay hindi, paano ba? Paano need mag level up? Sa ano ba yan? Sa crafting? If sa crafting yan, yes, need mo munang mag level up sa crafting bago ka makapag-craft ng runes and charms na mas magaganda. No, i-level up mo muna siya. Now, in terms of ano naman, kung tinatawag mo naman si Axie, ganun din. Ganun din yung sagot ko. Okay. Ganun lang din. Kailangan mo rin maglaro. No? So, ayun. Tawag doon. Kailangan mo maglaro and then pag nakuha ka ng materials, saka ka na makakapaglaro. Then, sabi ni Vincent Vidal, since familiar yung Sky Smash, parang lalaro ko na noon. Yes, yung tank, guys. Yung worms nga, sabi nila, isa worms daw siya kapareho. Tapos, yung ano, yung tawag doon. Basta nakalimutan ko eh. Nilalaro namin yan ng kapatid ko dati. Pero ako, lalaroin ko yan, promise. No, lalaroin ko yan, Sky Smash na yan. Though hindi pa ako nakapag-speaking, mag-sign up na ako sa Alpha niyan. Tapos ang video na to. Para ma-try ko and then ma-feature ko sa inyo. No, pero sana may leaderboard. Ang ganda niyan po may leaderboard. Kasi ano yan eh, skill yan eh. No, tansyahan yan, di ba? Tansyahan sa area, may physics yan. No, pwede mo calculating Pythagorean theorem dyan. Lagyan mo ng mga ano yan, quadratic equation, di ba? Mga parabola. Di ba? So, pwede mong gawin yan ng ganun. So, yeah. Pero, hopefully, ma-release na siya agad and maganda yung kalabasan niya. No? And, magustuhan siya ng marami. And, meron niyang leaderboards or at least, you know, SLP utility or AXS utility or Ronin utility. Kasi guys, di ba, like, ano na yan eh. Yan na yung puso din eh. Like, kahit sabihin natin na unti-unting competitive type na lang yung mga leaderboard. Pero yan yung naging benta ay talaga eh. Yung mga leaderboard system, yung integration ng SLP and AXS. Pag majority ng builders program, walang ganun. Parang alam mo yun, parang corny. To be honest ha. Parang, why pa tayo pupunta sa mga ganito? Eh, meron naman ng ganito sa Web3, di ba? Ay, sa Web2, di ba? Like, ba't pa natin siya laruin kung wala rin naman yung mga leaderboard rewards niyan? Di ba? Yung mga, tawag doon, mga assets, NFTs na yan. Di ba? So, o yun lang, para alam yun, magkaroon tayo ng evolution and, you know, cycle. And sana talaga gawa nila ng paraan yung ating economy. And then next is, by the way guys, wala na akong SLP. So, just ano lang, just a concerned citizen. Act citizen, ayan. The next, Ambin Makapungay, worth it ba yung worth it yung mga bird badge na ipon ko yata? Depende, o kung i-upgrade mo si, ano, si, yung isa, sino ba yung isa guys? Checkan natin. Check natin. Momo, ayan. Si Momolan. So, si Momolan guys. I think, may potential. May potential. No, may potential yan. Sa May Joel Tagod, what's new? Maraming new starter axes. New minting. New features. No? Especially, yung wala ng runes and charms. And, yeah. New effects sa runes and charms and cards. So, yun lang guys. Maraming salamat sa mga nanood. Comment lang kayo. Malay nyo kayo na yung manalo. No? Tinitingnan ako guys kung sino yung mga pinaka-consistent na talaga nanonood sa atin. And again, 27,000 subscribers. Magpapag-giveaway tayo. I think nasa 26,800 something na yan. Like close to 26,800. So, kung bago ka dito sa channel natin, ilike itong video, subscribe. Pwede kayong sumali sa Discord kung gusto ninyo. Comment kayo. And yeah. Notification bell. Yun lang guys. God bless you. Ingat maulan. Yun lang. Buya.